Pinagmumulta ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang dalawang kontraktor ng road repair sa EDSA na hindi natapos. Nagdudulot kasi ito ng mabigat na trapiko ang mga nakatiwangwang na proyekto. May unang balita si Salima Refran. Ang mga nakatiwangwang na roadworks sa EDSA, pinatatabunan na ng MMDA sa DPWH para magamit na mga lane na hindi madaanan. Dalawang kontraktor kasi na naglagay ng mga fiber optic cables ang hindi natapos, ang 24 na excavation at construction na dapat sana itapos na sa pagtatapos ng Semana Santa. Talaga pong masasabi natin na makasarili sila. Hindi nila inintindi yung pong traffic na kanila ikokos. In fact, sinita ko nga po sila, iniwan lang pong nakatiwangwang yung mga hukay. Ni walang traffic marshals. Wala po talaga. Ang masama pa, ang ginamit pang pangharang ay mga MMDA na cones and barriers. Pinulong na kahapon ng MMDA at DPWH ang dalawang contractor. Ang kanilang explanation, which I don't believe, at hindi po justifiable, ay nagkamali daw yung kanilang logistics. Pagmumultahin ng contractors habang ire-review ang kanilang mga permit. Ipe-penalize po natin sila ng kada hukay ng 50,000 pesos per day. Kung walang traffic marshals, light penalty, 20,000 yan. Sa ipinadalang mensahe ng Arlink Corporation na isa sa dalawang contractor na tinukoy ng MMDA, humingi sila ng paumanhin sa mga motorista sa idinulot na abala ng kanilang proyekto. Sinabi rin nilang gumagawa na sila ng agarang hakbang para sa pagkukumpuni sa mga naiwang road repairs. Ito ang unang balita sa Nima Refran para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.